Okay, so 여러분 안녕하세요. Okay, so 제 이름은 케빈 파라고입니다. 그런데 영빈이라고 해요. 저는 27살이고 2011 하는 중이에요. So 반갑습니다. Okay, so by the way, hello everyone. I'm Kevin Paraguyo, but you can call me Kuya Ben. So I'm 27 years old and I'm currently working here in South Korea at Itchunshi, no? So Itchun City. So by the way, so yung Gido province yung Itchunshi. So iba yung Incheon, iba din yung Itchon. Okay, so yung South Korea kasi is may ano lang, walong provinces, no? Isa na yung Gyeonggi-do, no, etc. No, may Julanam-do, Julabok-do, Chungcheongnam-do, Chungcheongbuk-do. Okay, pero ako dito sa South Korea is napabilang ako sa Gyeonggi-do. Bali, yung Gyeonggi-do is main city niya is yung Seoul, tsaka isa yung Incheon, no, Incheon. Seoul tsaka Incheon, yun yung main city. Pero mas malaki talaga yung Seoul kaysa sa Incheon. Okay, so ginawa ko tong video na to. So, not to brag, but to inspire everybody, no? All these EPS aspirants, okay? So, shout out pala, no? Sa ating Key Empire aspirants, no? So, by the way, galing pala ako ng Key Empire Kidapawan, Villanueva Subdivision, Poblacion, Kidapawan City. So, kung nakikita nyo yung logo ng damit ko, no? So, ito yung Key Empire, no? Ito yung Philippine flag, tsaka dito yung, okay. So, ako nakita niya yung logo na malaki. So, by the way, isa nga pala ako ng admin and staff. No? Napabilang ako sa admin and staff ng Key Empire Kidapawan or ng Key Empire. So, by the way, I am former Sonsaeng Nim, no? Teacher, no? Ng Kidapawan branch. Okay. So, before ako magsimula, so ang gagawin ko lang is mag-share ako ng kung paano ba magtrabaho sa South Korea, ano bang dapat gawin, or gaano ba kaganda yung South Korea. At saka yung, syempre, yung trabaho, mag-share rin ako about sa trabaho ko. Okay, so si South Korea, no, kung siguro kung alam nyo si South Korea is isa sa mga pinakamagandang lugar sa buong mundo. Alam niyo kung bakit? Okay? So, si South Korea is napabilang siya sa first world country. No? Dati si South Korea is, mas siguro kung napansin niyo kung magbabasa kayo ng history, no? History. Year 1960, mga ganun. Hindi ba ganong kayaman yung South Korea? Mas siguro mas mayaman pa yung Pilipinas kaysa sa South Korea. Pero as of now, no, isa na sila sa pinakamayamang bansa, no, sa buong mundo. Okay? So, kaya si South Korea is isa sa mga option, no, ng mga Pilipino or katulad nating Pinoy na option na kung example, kung gusto nating magtrabaho sa ibang bansa, isa sa option yung South Korea. Okay? So, paano ba natin makakamit or paano ba natin matawag nito. Okay, so paano ba natin makuha yung gusto nating trabaho dito sa South Korea? Okay, so ang trabaho dito sa South Korea is factory worker. No? EPS worker siya, no? Employment Permit System. Okay, so una sa lahat, no, bago ako mag-share ng process about sa trabaho sa South Korea, no, gusto ko lang malaman nyo na walang agency ang South Korea. Okay? So, kung may agency man, no, siguro yung mga scam, no? Huwag kayong maniwala sa mga agency. Kasi yung South Korea, nung yung tinatawag natin na legal process, is tumadaan yun sa POAA or mas kilala na ngayon na DMW. Okay? So, walang agency yung South Korea. So, government to government process tayo. Then, no placement fee and no salary reduction. No, walang agency na magdi-deduct. Kahit yung siguro
Yung agency natin is main agency natin is yung government sa Pilipinas, yung POAA. Okay? So ito na, no? I-share ko yung process, no, ng paano ba mag-apply ng factory workers sa South Korea. Then siguro after ng process, mag-share ako ng work, no? Yung company ko dito. Sana ko ng company, ano yung work ko dito, no? Then ano yung sahod ng South Korea, no? Gaano ba kalaki yung sahod ni South Korea? Okay? Okay, so ano una sa lahat, no? How to apply an EPS worker in South Korea or factory worker. So una natin gawin is kailangan natin ng Korean language training. Okay, so kailangan na matutunan natin yung basic, no? Korean. So ano yung alphabet, no? Kasi syempre, pagdating dito sa Korea, yung mga boss natin or yung mga amo natin, hindi sila marunong mag-English. Kailangan alam natin kung paano magsalita ng Korean. Okay, yun yung pinaka-importante. Okay? So, once nga nakaaral or nakapag-aral na tayo ng Korean language or alam natin ng Korean, kahit pa paano basic yung mga alphabet, makakabasa, makakasulat na tayo, makakaintindi, okay? So, may tinatawag na EPS TOEIC exam. So, ano yung EPS TOEIC exam? So, ito yung unang tatahakin natin. Aside sa language training, may tatawag tayo na exam. So, bali, ito yung process ng POAA para maging qualified ka as factory worker. Okay? So, ano ba yung EPS TOEIC? No? Ito yung EPS Permit System Test of Proficiency in Korean. Okay? Yun yung EPS TOEIC. Okay? So, mag-i-exam ka ng Korean, no? Mag-i-exam ka, pag makapasa ka, so automatic na yun, makakasali ka sa roster. Okay? So, pag mapasado ka. Okay. So, once makakasali ka sa roster, or hindi mo na, no? Pag makapasa ka sa exam, may medical pa, no? So, syempre, kung physically fit yung medical mo, okay? Then, syempre, pag makapasa ka sa exam, may tatawag tayong EPS account, no? Gagawa tayo ng EPS account, no? Dito sa HRD Korea, no? By the way, ituturo naman yun sa school, no? Sa K-Empire, shout out sa ating admin and teacher dyan, no? Ma'am Marge siya kasi. Ma'am Geneva. So, by the way, Ma'am Geneva is galing yan ng South Korea, no? Hindi yan basta-basta. EPS, hindi siya EPS, TOEIC, no? TOEIC level, no? TOEIC holder yan. TOEIC 2. Yan basta-basta. Magaling yan, no? Mas magaling pa sa akin yan. Okay? So, balik tayo sa exam. So, after exam, mag-medical tayo. Then, pag physically fit yung medical natin, so, ipapasa natin ng requirements. Gawa tayo ng EPS account. Okay? Then, once na okay na approve na yung EPS account mo, mabibilang ka na sa roster, then, tatawag natin na selection. So, sa selection, every year, nagsiselect yan. No? Siguro, kaapat yung selection, February. So, by the way, ngayong selection yun, namumove ng March kasi yung daming nag-i-exam. March, May, August, saka November, or October, yung selection natin. No? Four massive selection every year. Pero, every day, nagsiselect yung HRD or HRD Korea. Nagsiselect sila ng tawag nito, EPS Aspirants. So, selection natin, kahit hindi massive, nagsiselect or kahit hindi napabilang yung sinabi ko kanina. Okay, so, ano pa rin? May everyday selection pa rin, pero hindi yung maramihan. Okay, pag maselect ka, so, syempre, yung employer dyan. Maraming, pag massive selection kasi, ha, maraming mga employer na pupunta sa HRD Korea, no? So, every, sa office nila, maraming employer, tapos naghahanap ng mga employee, no? From Philippines, so by the way, 16 countries yung EPS. Sri Lanka, Nepal, Cambodia, Myanmar, Indonesia, so kasali din. So yun yung mga EPS country, no? Kasali yung Philippines. Pero si Philippines yung pangatlo, no? Pangatlong pinakamalaki or pinakamaraming country, pinakamaraming EPS workers dito sa Korea. So number one yung Nepal. Okay, so pag maselect ka na, may tinatawag tayong EPI, no? Employment Permits Issue Once. Then, another is Contract Forwarding. So, magpapasa ng kontrata, pipirmahan mo. For example,
sa account mo, sa APS account mo, so may kontrata doon, da-download mo lang kasi pag once ma-select ka, automatic may contract yun. Pag may API ka, so, syempre may contract yun. So, pagkatapos nun, download mo yung contract mo, tapos papermahan mo, i-scan mo, A4 size, then, send mo sa pabalik, no? Sa POA or sa DMW. So, yun yung kailangan na contract forwarding. Then, contract sign. So, after ng contract signed, itatawag tayo na CCBI. No? CCBI, yun yung visa. No? Visa is you once. So, once may CCBI na tayo, so, ibig sabihin, magpa-process ka na yung visa mo. Okay? So, so sa visa, before tayo mag-process ng visa pala, is, dadaan pa pala tayo ng 5 days Korean language training refresher course. Ibig sabihin, refresh lang ng Korean na natutunan mo. So, iba yung Korean language training sa school, tsaka iba yung refresher course na Korean, 5 days sa Korean language training sa POA. So, iba yung sa school, iba yung sa POA. Kasi yung 5 days sa Korean language training sa POA is about Korean culture na yun. So ako, na-experience ako. So, iba na yung ano. Siyempre, tinuturo dun kung ano mga culture, kung anong binigito, blah, blah, blah. Intermediate to advanced na yung level dun. Okay, so kailangan na may knowledge ka about Korean. Alphabet, basic. Okay? So, balik tayo sa visa processing. So, ang visa processing, so sa gastos pala, no? Ang gastos sa visa processing is nasa 3,000 lang, no? Sa POA. So, yung ang ibabanggit ko lang is yung gastos, no? Gastos sa pag-process. Hindi ko sa isasali yung pamasahe kasi kakaiba kasi yung pamasahe. Okay? So, yung visa, nasa 3,000 lang yung bayad. No? Visa processing sa POAA. Okay? Tsaka ka na magbabayad ng medyo malaki-laki kapag may employer ka na. Okay? So, si visa processing is gagastos ka lang ng 3,000. Tapos, yung 500 pesos sa refresher course. So, in total of 3,500. No? Yun yung gastos sa POAA. Okay? Take note, 3,500 lang ang gastos sa POAA. Pero, may another gastos pa yan. Yung another gastos is magpapamedical ka ulit. So, dito sa Manila, or doon sa Manila, yung medical is medyo mura lang. No? Nasa 1,200, yung pre-employment medical examination pala. No? PEME. Okay? So, yun. No? Nasa 1,200. Then, may tatawag pa tayong COTB. Okay? So, Certificate of Tuberculosis. So, by the way, si South Korea, stricto sila masyado sa mga ganyang mga sakit. No? Like, HEPA, no? TB, yung mga sakit na nakakahawa. So, ayun lang mahawaan ng ganyang sakit. Kasi yung South Korea is medyo disiplinado sila, no? Okay, so yun yung gastos natin. So, isasali ko lang aside sa 3,500 sa visa, sa POA yun bayad. Yun sa 1,200, sa medical yun, sa medical center. Okay, sa medical center, 1,200. Pero, kung depende yun kung saan ka nagpa-medical, sa amin dati sa 4L, no? Sa Manila. Then, yung sa COTB pala, so magbabayad ka ng mga siguro 1,500. Okay? So, yun lang yung gastos mo sa visa processing. Yung 3,500, tsaka yung 1,000 sa medical, tsaka yung 1,500 sa COTB. Okay? Yun yung visa processing. In your own gastos yun. Okay? So, yun yung unang gastos nyo sa aside sa mag-aaral kayo. So, pag makapasa na ka sa exam, no, may employer na kayo, yun yung unang gastos natin. Okay? Then, pag once naka-process ka ng visa, tapos na-approve na yung visa mo, okay, doon na ang tinatawag na tentative entry date, okay, or TED. So, yun yung deployment, no? Tentative. So, ibig sabihin, pag tentative, possible ma-change pa yung schedule mo, possible ma-move ka or possible ma-advance yung schedule mo kasi may nangyari kasi sa amin. Yung iba, nag-schedule sa 30 pero na-advance sila sa 25 yung deployment lang. Pero yung iba, 25 na-move sila ng 30 or February 1st. So, maganon, may maganon pangyayari. Pero sa deployment, ito na yung medyo malakihan yung gastos. Okay? So, by the way, si KM Fire, pag once nga may
tentative entry date na kayo, tapos nakasali na ka sa finalist. So, kung kulang yung budget nyo, so huwag ko nyo mag-aalala kasi nagpapaloan yung K-Empire. Pero, nagpapaloan si K-Empire pag, ano na, no? Pag may tentative entry date na tayo. Okay? Or mapabilang na tayo sa finalist. So, ibig sabihin nun, pag mapabilang ka sa finalist, so, doon ka magbayad ng plane ticket natin, no? So, magpaprocess tayo sa OWA, no? Para makuha natin yung OEC, Overseas Employment Certificate. Okay, so sa deployment, so kung babudget ka ng siguro nasa 50K, okay, may sobra pa yun. Kasali niyo yung pocket money tsaka pang grocery. No? So, huwag kayong mag-alala kung kulang yung pera niyo about sa deployment, sample, sa deployment. So, si K-Empire is magpapaloan niyan. Okay, so then, after sa deployment, siguro, so syempre, mag-process kayo isang araw sa POA. Tapos yung flight niyan is gabi, no? Nasa alas 11. Siguro bandang alas 11. Yung sa amin kasi is 11:45 yung flight namin. Tapos nakarating kami sa South Korea is around 5 a.m. dito. So 4 dyan sa Pilipinas pero 5 a.m. na dito sa Korea kasi advance sila ng 1 hour. Okay, so after dito sa South Korea, siguro minimum na pocket money is $150. Nasa around 8,000. So, kasali na yun sa budget ng 50,000. Tapos, pagdating dito sa South Korea, so, syempre, magbabiyahe kayo patungong training center. Pero, huwag kayong mag-alala kasi pagbiyahe natin ng training center, susundin tayo ng bus. Okay? So, libre yun. So, it's either kung sa Ansong kayo na training center or sa Wasong. Sa amin kasi is sa Ansong training center kami na nag-training. So, 3 days yung training. So, 3 days kami doon. Yung pagdating, may medical. Yun yung tinawag na final medical. Okay? So, mas maganda pag once na-approve na yung visa nyo, no? Approve yung visa, tapos nag-antay ng TED, no? Iwas mo na talaga sa mga crowded na lugar or mga siguro, iwasan natin yung lahat. No? Like, may mga prone ng TB, HEPA, okay? So, iwasan natin yan. Kasi pag dating dito sa South Korea, pag once na ma-detect na may TB or HEPA, so, papauwiin kayo. No? So, sayang ang gastos nyo. Iwasan natin yan. No? Okay, or yung mga, ang iba, yung syphilis, alam nyo yung syphilis, parang HIV. No? So, iwasan muna natin yun. Kasi, masisira ang buhay nyo. Okay? So, huwag ito yung South Korea final medical. So, sa amin, wala namang pinabalik. No. So, another is yung sa COVID. So, antigen test yung ginawa. Okay, pero pag nag-positive kayo dito sa South Korea, okay lang kasi hindi kayo papauwin. Pero ang problema, pag nag-positive kayo sa Pilipinas, hindi kayo maka or masasali sa deployment. Yun yung kaibahan. Pero pag dito na sa South Korea, hindi kayo papauwin, i-quarantine ka lang dito yung days. Yun, sariling gastos mo lang. Okay, so sa training center, ang ginawa namin is short training, like Korean culture. So, ano ba yung culture dito sa Korean? And, mga labor law. Okay, so labor law, ano yung mga karapatan ng bilang, anong karapatan mo bilang EPS worker? No? Kung ano ba yung dapat mong gawin pag inaabuso ka sa company? So, yun lahat kasama na yun. Kung hindi ka pinapasahod ng tama, so ano yung gagawin mo? Okay? So, dito sa South Korea, pag sa tingin mo, agrabyado ka sa tinatrabuhan mo, pwede kang umalis. No? Basta may reason ka. No? Pwede kang magpa-release. Walang problema nun. No? Hindi ka mapipilit kasi na-agrabyado kayo. Okay? So, after ng training, pagka third day ng training namin, so sinundan na kami ng sadyang name namin. The best, so syempre, pag sunduin ka ng sadyang mo, syempre, nandun na yung kaba, okay, excitement, ano kayang trabaho na madadatnan ko, mga ganyan, mga ganyan. Okay, so ganyan, so susunduin ka na, tapos pagdating dito, no, sa trabaho mo, depende kung papa trabuhin ka agad or magpapahinga ka. So, sa akin kasi na case is
Sabado ako sinundo. So, nakapagpahinga ako Sabado at saka Linggo. Kasi yung trabaho namin dito is, hindi masyadong mahirap, no? Pero, siguro, pag sinabi natin trabaho, wala man sigurong trabaho na hindi mahirap. Pero sa amin kasi is, medyo nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi masyadong mabigat yung trabaho. So, Monday to Friday lang yung trabaho ko dito. Then, Sabado at saka Linggo is pahinga na. So, mag-share pala ako ng video or short video sample ng trabaho ko dito. So, by the way, yung company ko is paper factory. So, sa kontrata ko dati is ano yun? Paper products for office or manufacturing for paper products for office. Okay, so yun. Pagdating ko, akala ko doon yung tagawa ng papel. So, pero pagdating dito is taga-print pala kami ng resibo, no? Umagawa kami ng resibo. Yung resibo sa mall na computerized. Mga ganun. Or ganito yung sample. Buti may sample dito. Nandito kasi ako sa office na. Sa opisina. Wala kasing tao dito. Okay, so every break time, pumunta kami dito para magkape. Okay, so mag-share ako ng video. Okay. By the way, ang company pala namin is hindi medyo malaki, no? Limang worker lang kami dito. Limang worker, tatlong Koreano at saka dalawa lang kami Pinoy. Pero the next selection is, sabi ng amo dito, sabi ng amo namin is magdadagdag pa siya ng dalawang Pinoy. Marami pa kasing machine dito ng cutting at saka yung tagpak. Wala pang gumagamit. Okay, so itutour ko kayo mamaya sa company ko. Okay, so ngayon pag-uusapan natin yung basic salary. So yung basic salary sa South Korea as of this year 2023 is nasa 2 million and 10,000, mga ganun. 10,000 won. So pagpalagay na lang natin na 2 million sa basic salary. So when you say basic salary, so walang kasaling overtime. Okay? So, yung iba, nangangarap ng overtime. Yung iba naman, hindi. Depende kasi yun sa trabaho natin. Sa amin, dito sa company, wala kaming overtime. No? Yung trabaho namin dito is 8 a.m. to 5:30
PM. Pero yung break time namin, kasama na yung lunch time, nasa 1.5 hours, no? 1 hour and 30 minutes. Yan. So, sa iba kasi, may overtime, maganon. Overtime everyday, tag 2 hours, 3 hours, 1 hour, then may trabaho sila Sabado sa Linggo. Depende yun sa company. Pero sa amin naman, okay, so wala kaming overtime. So, depende kasi pag malakas yung company, nag-overtime. Sa amin kasi, hindi pa masyadong malakas yung company ni Amo kasi ito yung pangalawang company niya. No? Yung isa na sa Gwangju. No? Yun yung main company niya, yun yung malakas. Tapos dito sa Aegon is yun yung pangalawang company. So, bago pa lang ito ng company, so yung mga client niya is, ano pa, medyo konti pa lang yung nagpapagawa ng resibo. Pero, araw-araw naman kami may trabaho, Lunes hanggang Biyernes. Tapos yung sahod namin dito is, hindi naman kulang, no? Saktong-sakto yung sahod namin dito. So, sa, by the way, sa contract namin, nung pinirmahan namin is, yung basic salary namin is nasa 1.9 million won, no? 1.9 or 1,914,000 won. Pre, pagdating ng 2023, yung naselect kami kasi is sa October. Tapos, yung kasama ko kasi, sabay kami naselect October 19, pero siya yung unang nakalis kasi siya yung unang nag-training. Siya yung unang nag-visa processing. Yung sabi kasi dati is inalphabetical. So, syempre, P ako. So, nahuli ako. Siya, E. So, una siya. Okay, so, 1.9 yung basic salary yung sa kontrata, pero pagdating dito, naging 2 million na yung basic salary. Okay. So, sa basic salary, sa South Korea, ang 2 million in Philippine peso is nasa mga, sa palitan ngayon, pag nasa 0.043 yung palitan, 1 to peso. So, nasa 86,000 pesos yon, yung 2 million. Okay? So, yun yung basic salary sa South Korea. Excuse me. Then, so, isasali ko lang overtime. Kasi ako, alam ko yung paano mag-compute ng overtime, no? Paano ba computein yung overtime? So, every day, for example, may overtime kayo tag-iisang oras, na Monday to Friday. So, ibig sabihin, tag-iisang oras yung overtime. 5 oras per week yung overtime mo. So, kayo, paano ba computein yung overtime? So, yung overtime is per hour. Okay? So, for example, ang per hour dito sa Korea is nasa 9,621. Okay? Yun yung per hour dito sa Korea. 9,621. Okay? So, pag may overtime kayo na isang oras, i-times lang yun sa 1.5. Okay? So, 1.5 siya nasa magiging 14,440 yun. No? Mga ganun siguro. 14,000. Okay? So, times 5, yun yung overtime pay mo. Okay? So, isi-separate lang sa basis sa payslip kasi isi-separate yan, no? Basic salary tsaka yung overtime. Separated yan. Kasi para alam nyo kung ilan yung bayad sa overtime tapos ilan yung basic salary nyo. Okay. So, next di-discuss natin is yung kongje. No? Yung say kongje is yung deduction. So, by the way, sinabi ko kanina walang deduction sa salary. So, ano yun? No? Walang mag-deduct sa salary natin kasi walang agency. No? Yung tatawag ko na deduction kay Ines yung sa agency. Agency deduction. Pero, in terms dito, may deduction pa. No? Siyempre, katulad din sa Pilipinas, no? May deduction yung SSS, PhilHealth, tsaka yung pag-ibig. Okay? Dito, may deduction din. So, ang deduction dito yung Kungmin. So, when you say Kungmin, yun yung national pension. Okay? So, national pension, deduct yung sa sahod mo. So, ang deduction namin is nasa 90,470. So, malaki na yun. No? Kungmin, tapos Kunkang Buhum. No? Si Kunkang Buhum, yun yung tatawag na health insurance. So, yung Kungmin is national insurance. Yung Kunkang Buhum is yung health insurance. Okay? Then another deduction, main deduction is yung sudukse, yung tax. Okay, so yung tax. So deduct yung tax. Pero ang kaibahan lang, no? Dito, tsaka sa Pinas, dito kasi yung binabayad mo na national insurance, yung health insurance, tsaka yung tax, mababalik yan sa'yo. Pag uwi mo ng Pinas,
Okay? Marirefund yan. Yun yung kaibahan. Parang nagsisavings ka lang dito. Okay? So, yun yung kaibahan dito sa South Korea. So, ang laki ng sahod sa South Korea. So, sa amin, kahit sumasahod lang kami ng 2 million every month, okay na yan. Okay na yan sa amin. Kasi, hindi naman masyadong nakakapagod yung trabaho namin. Okay guys, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung factory namin. So, ito yung tawag nito. Harapan ng factory namin. Yung Chu. So, malaki yan. Pharmaceutical yan ang factory. Dito, Chu din to. Sa likod namin. So, kami lang yung hindi Chu dito. Ito yung company namin. So, wala pang ano, wala pang tawag dito. Wala pang pangalan ng company kasi bago pa lang. Ito yung container van namin. Ito yung container van ng sa mga Koreano. Okay, so halika, pasok tayo dito sa loob ng factory namin. So ngayon, medyo mainit na. So may araw na. So hindi na masyadong malamig. Nakaraan lang yung medyo malamig. Pero, lamig pa rin. Nasa, ano ngayon, 4 degrees Celsius. Okay, ito yung opisina namin. Okay, ito yung CR. Ito yung mga papel. So, yung mga papel, ang bigat-bigat yan, nasa 400 kilos, pero pinoporklip yan. Ito, pinoporklip yung mga papel, tapos ito yung mga finished product namin. Yung karton, ito yung cliente namin, Juicy Quesa. Juicy Quesa, I Love Coban. Tapos, ito yung mga finished product. So, kinukuha lang to every weekend. Yung mga finished product, so nakabalot na yan. Okay, so ito yun, mga finished product namin. Okay, yung paano pagbalot ng ano ng box or ng karton. So pina-forklift pala to. Tapos pag after pina-file dito pinapunta, tapos pinaikot-ikot dito kasi yan, ito yung machine na magbabalot. Ito yung machine, bakante yung machine na to, cutting. So lang gumagamit. So pasok tayo dito. Okay, so actually may ano na, may curtain yung ano na company. Iwas COVID. Pero, ito, iwas lamig. So, malamig ngayon dito kasi nakapatay yung heater. Walang trabaho. So, ito pala yung printing, no? Okay, so, itutur kayo sa printing. So, paano ba ginagawa yung trabaho namin? Okay. So, dito, pinapagulong yung papel. Ito yung blank paper. Okay, so, ito yung blank paper. Yan. So, yan, piniprint yan dito. Yan, umiikot yung papel, dumadaan yung papel dito, hanggang makarating dito. Okay? Tapos dito, ito yung print. Tapos umiikot to, umiikot to ng pabalik. Napiprint. Okay, ito yung print na resibo. Okay, so yan yung print. So finished product, tapos pagtapos dyan, pinapagulong dito ng Koreano. Yan, dito. Ito yung finished product. Mga papel na ipiprint. So, may mga machine pa dito, bakante yan. Walang gumagamit. Dito din, bakante. Walang gumagamit ng machine. Kaya magdadagdag ng dalawang Pinoy yung, ano namin, sadyang namin next selection. Okay, so yan yung finished product. Then, ito yung mga mga karton na ginawa namin nung nakaraan or nung Friday. Tapos, dito yung pujang. Ibig sabihin sa pujang, dito binabalot or pinapak yung mga resibo. Okay, so dito yan. Okay. Then yung cutting, ito yung example sa cutting. Okay, dyan ika-cut. Tapos yung cut na resibo, yan ika-cut, nagsasampo per, ano, per stick. Lalagay dyan. Tapos gugulong yung resibo dito. Tapos papunta dito. Yan, gugulong. No, pagdadaan. Ito, papunta dito. Tapos itutulak pa dito. So, may cellophane dito. Ito yung cellophane. Tutulak dito. Okay, papunta dito. Tapos, ano, gaganan niya, no? Lock. Cellophane. Tapos, ika-cut yung cellophane. Tapos, papasok dito sa machine na to. Ito yung heater. Ito yung taga-sikip na resibo para yung result ng resibo is, okay, ganito yung resulta niya. Okay, ganito na, no? May cellophane na siya. Okay. So, ganyan lang. So, may cutting. Isang cutting, may isang pujang. So, dalawang machine lang. Yung ano namin dito, ginagamit pa. No? Kasi, konti pa lang kami. Okay, ito din.
machine na to, kasama ko Pinoy yung nagka-cut dito. Tapos ito, Koreano yung magpupujang dito. Tapos ako, yung trabaho ko is ako yung pujang dito. No? Ako yung pujang dito, tapos yung cutting ko is yung Koreano. Pero by, pag dumating na yung dalawang Pinoy, so ako yung papalit ng cutting, mga no, Koreano, kasi magre-resign na yung isang Koreano. No? Kasi nasa 6-8 na yung edad niya. Okay, so that's all for this video, no? Na-tour ko na kayo sa ating ano company. So medyo maliit lang company namin. Okay, so that's all yung sharings ko about dito sa Korea, no? So from how to apply, then ano yung trabaho dito. So good luck everyone, no? Good luck everybody sa pag-aaral ng Korean language. So sana ay mapasa yung exam. Syempre, once makapasa tayo, so very worth it na yan. No? So, kailangan lang, ang gawin natin is dapat focus lang talaga. No? Focus sa goal, na dapat interested palagi tayo mag-study or mag-aral kasi gusto natin makatrabaho sa South or makapagtrabaho sa South Korea. No? Dapat talaga may goal tayo. No? May goal sa life. No? Hindi yung chamba-chamba lang sa akin, mag-aral ako, take ako ng exam, chamba-chamba lang. Baka makapasa. So may maganon, 1% lang yung pumasa. Okay? Pero, isipin kasi natin yung time, no? Iisipin natin yung effort. Ano yung nasasayang natin na effort, ang oras, no? Nasayang natin na oras. So, kailangan, gusto natin, or may pangarap tayo, na makapagtrabaho, kailangan, hindi lang ang gagawin natin is yung magdasal. Siyempre kasali niyo magdasal. Pero kailangan sabayan din natin ng gawa, no? Ng kilos. Kasi baliwala na yung dasal kung hindi mo sasabayan ng gawa, no? Ng kilos. Okay? So, yun lang yung sharing ko about dito sa South Korea. No? So, good luck everybody. So, hopefully magkikita-kita tayo dito sa South Korea soon, no? Aja, fighting!